ituloy po natin. Madadagdagan pa po. Hindi pa lang po official ito, pero dalawa pa po yung manatin kapitan. Baka mamaya nga po, i-release na po yun. Kaya by tomorrow, 42 na po yung kaso natin na COVID-19. Ang mahirap lang po dito sa COVID-19, bagamat bago nga siya, ay pabago-bago po ang sintomas ng COVID-19. Kung matatandaan niyo po, dati-dati ang sasabihin sa iyo, pag ikaw sinip po, nilagyan, pinubo, masakit ang katawan, at may halong pagkatae, yun po ay sintomas ng COVID. Okay po? Pero, lagi natin tatandaan, yun po ay kung meron kang history na ikaw ay nanggaling sa kabila, na kung saan mataas ang kaso sa kabila. Kung ikaw galing sa kabila, at doon sa pinanggalingan mo yung mataas ang kaso at nakasang nabuha mo, na hindi mo naman alam ay positive pala, chance na magkaroon ka ay mas malaki. Kaya yung mga sintomas, yung mga nabubuhang po. Kaya sinasabi kong pabago-bago, sabi ko nga kanina, dati gano'n na sintomas, ngayon po ay hindi na. May mga pagkakataon, ilan na yung naging pasyente po natin na voting positive, pero hindi dumaan doon sa sipon lang ng tubo. May kung po kayo na nasa isip po niya, ano kaya yung sinasabi nito? Kung sa mga sintomas, na hindi na sa dumadaan po doon, ano yun, ngayon, sa ngayon po, makadalasan ito yung nirinig na mo, o ito yung sinasabi ng pasyente na nag-COVID positive po. Hirap na huminga. Pagkaramihan na paghirap niya, pagka severe na yun. Pagkaramihan na nilalag na. Trangkaso? O? Trangkaso? Pagkaramihan na po. Walang pandasa ang pangamok niya. Yun po ngayon. Tinan na po yung balik dalawa po yung staff ko, mga reporter po ito. Sinuso ko lang siya ng hika, linggo, kinabumasan, tumawag sa akin, Dok, wala na po akong pangamuno. Sabi ko, magpasok ka na, tapos mag-isolate ka na para mas makasiguro na hindi na makakaawa at ligtas ang iyong pamilya. Talaga po ito, pero gano'n yan lang yan. So, Sir Bob, Friday lumabas ang resulta, Pasko. So, madaling salita po, ito yung mga pagbabago. Pero, hindi naman lahat ay gano'n ang sistema, sistema na hindi ka dadaan sa pangkaranian mo, upo, lagdan sipon, tapos, mawala parang aking tansya, mapagkatain. Pero, yun po, yun ang nakuha ngayon. Mayroon mga pagkakataon na talaga na wala lang pangamoy at saka panlasa. Ngayon, napakasimple na naman po yun. Napakasimple gawin yung paano malalaman kung ikaw ay pangamoy pa o panlasa. Sa pangamoy na lang po. Yun na lang, kape. Yes, kape. Yung hindi premium po, yung puro steak. Kung sa lang po yun, tapos idahin nyo sa inyong, hindi naman isisimutin nyo. Padahal lang po doon sa ilong nyo, pag nanami yung panino na matapang, kasi tara po, ang dating, okay pa po yun. Ganun po. Para, okay, pabango. Simple-simple pabango. Para nga sa ganun, pero pag sinisipong kayo, ha? Sinisipong kayo kung ano man ang dahilan, kahit nakahingari mo, naulanan, o anong paman, at natural, mababawasan yung pangamoy po natin, ha? Baka sabihin ni Coronel ko kagad na, ay siya, wala na mawala na ako ng pangako, yung pala yung basic book pa yun. So, ganun po. Ngayon, kung paano natin malalaman, ang tanong ni Sir kanina, di ba? Saan natin malalaman? Base sa sintomas, na ganun po, no? Pero sabi ko nga sa inyo, importante yung pinanggalingan. Pero,
May mga pagkakataon na yung nagpapasting ay walang history na nanggaling sa kabila o walang history na nakasalamuha yung nagpasting na pasyente. May mga pagkakataon po yan. Kasi ilan yung nagpasting po ngayon sa atin? Na ilan po yun sa mga barangay na nagpositive, wala po sila talagang history ng travel at wala silang history ng exposure doon sa mga nagpositive. Kaya sabi mo nga kanina, ano po sabi mo sa'yo kanina? Yung mikrobyo ay nandiyan na po. Kaya doon papasok mamaya yung health protocol. Ha? Yung health protocol na yun, mamaya na po ko doon. So, ganun po. So, symptoms, paano malalaman? Dati-dati, ang unang ginawa po ng provincia, yun po tinatawag natin na rapid testing. Kaya lang, doon sa rapid testing po kasi na yun, kapag ito ay dalawang po kasi yun, dalawang tinitingnan, isang IgG at saka IgM. Po, importante po yun doon. Importante doon. Kasi yung IgG, hindi po siya, parang hindi siya, ganun kahalaga pag tinignan mo kung ikaw at COVID positive po, dito po. Kasi ito sa rapid testing, kapag ikaw ay negative, ha? Kaya hindi po ako sabihin natin na kumbisido doon sa rapid testing kung mag-isaman ng nagasos lang po tayo doon. Pero hindi po tayo bumili, isipin ang buwak, hindi po bumili ng rapid testing. Pag ito ay negative sa rapid testing, hindi ibig sabihin na negative na kayo sa COVID-19. Ah, hindi po yun, ha? Kasi base po ito sa brochure nila. Ulitin ko po, pag ito ay negative sa rapid testing, hindi ibig sabihin ikaw ay negative sa COVID-19. Kapag ito ay positive doon sa rapid testing, hindi naman ibig sabihin na ito ay COVID-positive. So, saan ka pupunta ngayon? Diba? Magkakagasos lang po tayo sa rapid testing. Bagamat, ang ginagawa po ng vaccine, pag nag-positive ka doon sa isa, IgM, chance mo na mag-positive doon sa swab ay malaki. Kaya lang, additional na gastos doon sa magpapalasin. Kaya ang ginagawa po, yung pinanggit natin na sintomas at saka history ng travel at saka history ng exposure, magpa-swab test na lang po tayo. Bagaman, mahal na lang po. Mahal lang po ang swab. Kasi ang swab po, kapag sa private hospital na lalo sa St. Luke's, 10,000 po ito. Kaya sa mga government of private hospital siguro, kaya sa private hospital, maliba sa St. Luke's, yung hindi bigay po ng mga 6-7. Government, lalo na Red Cross, I think 38 po ang Red Cross. Okay. Ayan, dahil bago lumalabas yung antigen testing, hindi rin po siya ganun kasigurado. Magamat gagasos din ng 1-1. Sa akin po kasi, kahit na mahal, kung nakakantiyak naman ako na okay naman yung magiging resulta, bakit hindi po? Kasi sa pagpapaswab testing po, sa mga ng laboratory po, siguruduhin mo yung laboratory ay accredited po. Importante po yun. Siguruduhin nyo na laboratory ay accredited. Kasi maraming mga laboratory na po ngayon na parang recto. Ano po yung recto? Gumagawa po ng mga diploma, transcript, lahat. Ano na po sa recto. So, ganun po. Sana po si Thomas. Kung paano malalaman po. Yun. Ngayon, kung paano natin mailuwasan, bago doon sa paano natin mailuwasan, yung sa vaccine, ano po? Sa akin po kasi, sa akin personal na pananaw, yung po vaccine hanggang sa ngayon ay wala pa pong katiyakan. Bagamat, sinasabi po na meron ng availability, yes, nakahanda po ang gobyerno natin na bibili ng vaccine. Pero, ang tanong kailan, wala pong katiyakan doon. Bagamat, marami pong bansa na nag-adhika na makagawa agad ng vaccine.
may mga lumabas na po ngayon. Pero dadaan pa po sa clinical trial po yun. Hindi po siya ganong kadali. Kasi ang paggawa po ng isang vaccine, taon po ang binibilang. Kung sa paano sa pag-proseso nila ng vaccine ngayon, sana huwag maging ilaw. Huwag maging ilaw ang resulta po ng vaccine. Kung hindi, kapag nanigilaw po ito, ay alam naman po natin na mangyayari po. Ano? Marami pong consequence ng posibleng mangyayari po ito. Pag nilaw ang pagkakagawa ng vaccine. Pagkapag hindi naman nila ikumay yung katayuan, yung kumpanya po na yun, yung multinational po na yun. Ano po? Dadagan po. Kasi ano? So, ganun po. Siguro aware naman po kayo, di ba? Di ba ang sabi, pag pinag-usapan ng vaccine, ang target daw po ng DOH is 60-70%. Ito na lang po natin sa 100 million ang populasyon po natin. So, ibig sabihin, 60 million po ang babakunahan, lahat po 60 million. Hindi naman po makukuha yung 60 million sa isang kukuhan. Nababakunahan po. Huwag na natin alamin kung magkako. Kasi mabedyo malaki po doon. Kasi may namalabas po sa black market ng vaccine. Ang pinakamahal po ay 100,000. Doon sa mga kayayaman. Pero namalabas po na 50,000 per dose po doon. Isipin nyo, tapos paninigilan ng gobyerno na libre. Kasi yung mayayaman, nawa ng mayayaman sila, kaya na nila agad na bumili ng vaccine. Okay po? Ay, natangulaan sila. So, ganun po. Yung panangumpan. Yung gamot, pagamat may mga pag-aaral kung namalabas, ang unang babanggitin ninyo sa inyo yung sa Italy po, sa Italian Ministry. Kapag nagugang po tayo doon, at kung sino sa inyo masipag mag-internet, try nyo lang po yung sa Italian Ministry kung anong ginawa nila. Kasi dati-dati po, yung mga namamatay ng COVID po ha, ay diretso na agad sa crematory po. Sinusunod po nila, no? Na hindi nila naalam kung bakit naman ako ngayon ang isangin ng pagkamatay. Basta, diretso na lang. Libing, o kaya sulado na agad po yan. So, ang ginawa po ng Italian Ministry, minamatay, kumbaga sa mga pinag-aralan po nila, iniwala ang buong katawan, pinalabas yung malalaking ugat po sa ating katawan. So, doon nakita po nila, may malalaking ugat, ang isang taong namatay ng COVID-19 ay namubuo po yung dugo. Parado. So, ang ginawa, simple gamot lang po. Ito, walang purtano. Walang mundo sa internet. Kasi marami nang lalabasan ako nga si ngayon. Pero yun lang po nang lumabas. Italian Ministry nga po, gano'n ang ginawa nila. Ang binigyan po nila, sino po yung may mataas na bibir dito na nasa veterans? Wala. Ganda, kapag wala. Sila po? Sila sa maintenance po. Yung mainam ng regular na gamot para sa taas ng presyon. Wala. 150 over 100. Doon sa mga mainam ng gamot para sa taas ng presyon, meron kayong isang gamot na inam na 1 gram po doon. 1 gram. Murang-murang gamot, pero tigilintas ng tigilintas kayo ng gamot na yun. Aspirin. Ha? Para huwag lumapot yung dugo ninyo, aspirin po yun. 1 gram po yun. Ha? Sa murang halaga, ay ikaw ay buhay. Okay po? Pangalawa, yung advertisement po ni Pacquiao. Alaksan, pero yung compound po ng Alaksan,
minsan meron siyang ibuprofen. Ibuprofen. Kasi may anti-inflammatory po yan para yung pamamagang po lang po. Po, tsaka yung isa po ay vitamin C ng po ang tinadala. Yun po ang tinadala. At mula doon, bumaba ang kaso ng Italian. Italian government po, bumaba ang kaso. Pwede po niya kung sa internet po. Yun. Ngayon, sa atin, kapag severe po ang kaso natin, ang sistema po natin, kapag severe ang kaso natin, ibig sabihin hirap ng huminga, dinadala po natin sa kabila. May mga COVID hospital po tayo sa kabila. Una muna na yung isa din yung PGH, yung mga po po mga government hospital. Pero sa mga private hospital, meron din po. Symptoms, meron din. Dito sa Santos, meron din. So, ganun po. Pero dito sa atin, ang ginagamit lang po nila ay yung mga yung sinabi po, pag sinabi natin yung dead comorbid po, ikaw ay positive, tapos kung ang bawat ito ay mayroong atapresyon, ikaw ay diabetes, ikaw ay may, ano ba kung sakit? Mayroong tawag nila po yung comorbid. Po? Tapos, yung mga asymptomatic, yung walang nararamdaman, iwo ko lang po ang hindi ibig sabihin na pag ikaw ay asymptomatic, eh ikaw ay hindi na makakahawa. Ano? Kasi baka magkaroon ng mga asymptomatic at puro hindi ang mga libo. Chance na makahawa mayroon pa rin po. Kaya lang maliit lang po. Pero hindi ko sinasalang dito na pag kayo ay asymptomatic, eh kayo hindi na makakahawa. Okay po? Ngayon dito sa setting natin, dito sa hospital, ang binibigay po nilang gamot dyan, yung mga bayad po, ano, binibigyan lang po nila ng ascorbic vitamin C, tapos vitamin D3, tapos kapag ikaw po, binibigyan nila ng glucosil, ganun po, tapos antibiotic na ciproxime na po 10 days po yun. Pero dito sa atin, kung titignan po natin ang datos, ha? Wala pa po tayong namatay na COVID, na talagang COVID na sigil po. Namatay sila ay gawa ng ibang karamdaman po. Kaya lang ang masama doon, pag kayo namatay at ikaw ay, yun nga, at COVID ka, minsan nalalagyan na sa death certificate ay COVID nga po. Now, mapakinig ko rin po para alam po ninyo ang sitwasyon natin dito. Kapag kung isang tao po ay positive, ha? Kung isang tao ay positive na walang nararamdaman, walang ibang sakit, hindi po tinatanggap sa ospital. Parang ito po natin. Saan dadalhin? Dadalhin po yung, kasi sa municipal po ng buwan, meron tayong tinatawag na TTMF. Temporary Treatment po. Sa atin, ang nakapropose po sa atin ay ang health center po natin sa bayan. Na kung saan, pwede mag-admit o mag-cater hanggang 6 na pasyente po doon. May mga kama po doon. Tapos, isa bantay, yung arrange po natin hanggang 2. Kasi ito yung liliwanagin ko po mamaya. Ito yung liliwanagin ko po mamaya, kapitan, base ko sa napagpulungan ko kahapon. Ito po. Ito yung mga bagay. Ito po yung mga bagay na kung saan ay pabago-bago po ng polisiya. Bagaman ito po ay nasa Department ng Memorandum Circular po ng 2020-0439 ng DOH. Na kung saan nakalagay nga po doon, kapag ikaw ay COVID positive na walang comorbid, asymptomatic, sa declared ka na dadalhin. Na-implement na lang po ito sa atin sa hospital, siguro more than a month ago, ilang po yung pagpupulong po namin. Kasi, sa dami po ng pagpupulong namin sa Kapitolyo, maraming pagpupulong yung panyan, gawa ng COVID na yan. Pabago-bago din po ang sistema natin ng pulisiya po natin.
Kaya ito yung balungkot na ito po yung balungkot na sasabihin ko sa inyo. Sabi, pabago-bago ka po at tuloy ang inyong presentasyon. Kapag ikaw ay COVID positive, pag ikaw sabi ko nga, babalik ako sa COVID positive na without comorbid at asymptomatic, hindi ka po tatanggapin. Nalaman niyo po yung issue sa isok 1, barangay isok 2. Nalaman po yung issue doon. Na bakit daw, para alam po ninyo, yung pong pasyente doon, isang araw lang po sa nag-isay doon sa bahay. Alam po yung bahay silungan? Ay, hindi nyo alam yung bahay at building? Kapitolyo pa. Yung kulay violet, sa likod ng Kapitolyo, yun po ang bahay silungan. Yung pong bahay silungan, yun ang COVID ward. COVID ward po yun. Ha? Alam na po nyo. Kasi ako, naligaw din po ako. Kasi akala ko, iba yung COVID ward sa bahay silungan. Isa lang po. Okay po? So, ganon. Yung issue sa barangay isok to, tumawag yung doktor ko sa akin, realis na yun, nung November 11, yung nagpapag-ibag yun na. Kasi sa'yo na po yung kita, yung kita. At paano kayo ito, Doc? Kaya, binabahan itong second sa ground floor, paano kayo itong pasyente yung natigang barangay isok to? So, ang nasa isip ni doktora, huwag na madagdagan yung nararamdaman noong pasyente. Sabi ko, tignan mo doggy bag kung paano. Ang una ko nasa isip niya sa bahay nila. Kasi bago siya dinala doon, nag-self-isolate na po itong pasyente. Ibig sabihin, makarap na siya at nang maswab siya, nasa second at third floor na ng bahay nila. Hindi na siya lumalabas, hinahatiyan nila siya ng pagkain. Ganun po yung self-isolation. So, akala ko tapos na, ano pa rin. Nakarating sa bahay, pinasundo ko ng ambulance, dala sa bahay. Yung ding araw na yun, pinutakti ako ng text, tawag, bakit daw yung binalik sa isok ko, gano'n. Basta katakot-takot po. Talagang, yung kababa ko pala yung cellphone ko, ayan na naman, the same issue. Tawag sa akin si Sinayo. Sabi ko, yun po ang assumption. Kahit wala nang po, yun po, wala nang po problema. Pwede naman po natin sandaling sa third floor po natin. Okay? Pwede nyo nandong kanya para umatik po lang para ako na yung usap-usapan. Madali salita, ginawa po namin. Ginawa na namin yung pasyente sa bahay nila, dinala ko sa third floor. Ako na yun. Akala ko tapos na rito, hindi pa rin po. May mga nag-post sa Facebook, kung ano man yan, group chat ko, ano pa man yan. Eh, pwede naman daw pala yun, eh, bakit na umuwan? Mga ganun po ang text ng mga yan, pwede naman daw pala yun. Tapos, ano ba, pwede naman pala yun. Tapos may pinapaboran, parang ganun. Mga ganun po ang umuwan. Sa panahon nito, wala nito na pinapaboran, pamboran nila. Hindi naman pupunin yung pasyente na yun kung hindi naman bumagyo. Kung hindi binahain yung first, saka second floor. Ako, ito, yung mga nag-drop-chat ko, mga staff ko ito, naman, kaya, ganun po. Ang hindi lang makakagod, hindi lang yung alam. Pero walang pagkakataon kapag kayo tinupulo ko na hindi ko sinasabi ng third floor na nakapropose na titulan. Alam ko po sir niyo yung safety niya, pero kasi mga staff ko na po ito. Sino sa inyo po kapanin ng third floor? Wala. Kaya yung mga staff ko, nung nandun na yung wala. Paano kayong makakawaan? So, yan po. Kaya, babalik ako doon sa doktor. Kung bakit na, kasi, alam niyo po ba, kahit yung malungkot na parte sa atin. Akala ko nung po na, nung pinatid ko yung isang mga doktor, sinabi niya sa akin ito, tawatan lang ako sa ito. Bakit kailangan pong pag-usapan yung mga ganyan na sa panahon na tayo ng crisis nga. Kaya yung sinasabi ko po, nung kausap ko yung doktor sa kabilang linya,
Kaya hindi na sila tumatanggap ng wala. Kung sintomas at kung without comorbidities, eh baka daw po hindi sila bayaran ng nakukunyong ako. Kasi, nandito tayo ng mga nanggang maaari kapitin na pagsindihan natin ang ating mga kababayan, mabigyan sila ng maayos na tawag ito yung okay po pagpain, maayos na servisyo. Bakit siya pagkakataon din sa sabihin mo na baka hindi mo kami mabayaran ng bilyer kapag tumanggap kami ng pasyente na walang sintomas yung pasyente. Kasi kung isang beses ko lang narinig ko, okay lang, makakakumali. Kaya ako mismo nakarinig ko. Kaya sabi ko, yun ang nakakaya at malungkot na parte. Na ngayon, eto ngayon ang masama. Medyo may pagka-double standard ko kasi gawa ng recent, yun ang positive po. Yung nag-positive na isang infekado ng hospital, sabi, wala rin daw nararamdaman, pero kinuha nila. Kaya sabi ko, hindi yung parang hindi siya, hindi siya consistent po pagdating sa polisiya. So, ganun po. Kaya, at ang masakit, hindi naman siya sabing masakit. Siguro, hindi naman siya, baka hindi naman masyado masakit. Kung kayo pa'y magpupunta ng ospital, wala naman sa inyong pupunta ng ospital na kayo nahihirapan mo yan. Kung ang isang tao po'y pupunta sa ospital, papatingin. At kayo nahihirapan kami nga, at ngayon po kayo, suspect na po kayo yun. Ibig sabihin, pag suspect, padali na po kayo sa COVID ward. Ibig sabihin, at pag naman po saan ang mangyari, at isigrasa kayo, hindi po kayo kagal. Ito, yun po ang sinugasun natin ngayon. Yung hospital. Kaya ang takot ko lang doon, kasi ang takot ko lang kasi doon po, bagamat protocol po yun, ang takot ko lang doon po, ang balikan lang doon. Halimbawa, isang pasyente, sinabi na gano'n, suspect ka, disgrasya ka, hindi ka na gano'n, hindi ka na silayan ng pamilya mo. Madali yan, hindi po kagad kasi yan eh. O, tapos lumabas ang resulta ng swab mo, negative ka. Di ba walang po, hindi mo, sinabi mo eh. Eh kung balikan ka. Kaya lang protocol nga po yan. Kaya lang medyo ilang nakakailang, nakakailang namin po kasi. Talagang totoo po yun. Yan ang sinasabi ko po na kwan. Ako, hindi po kaya sabi din yan. Kasi namatayan ka na. Namatayan ka na. Tapos, ipagkakain mo ba yung bagay na naging kultura na natin, eh parang nakainti kaya na yun. Talaga yun ang masakit doon. So, ganun po. Gamot. Tapos, kung paano na makuha malalaman. Tapos, lagi po niyong tatandaan sa prevention po, no? Dito napapasok ang pinabanggit ni Kapitan, yung health protocol. Lagi po niyong tatandaan, sa anumang kalagidad o yung sa anumang pandemya o sa anumang outbreak po, lagi po yung tatandaan na kung lalong natin nakakahawa, ha? Tanda po yung lalong na po, kung ito po yung nakakahawa, magsusunod po kayo ng mask. Yan po. Ha? Yung mga mask na suot nyo, huwag na kayo magsuot ng mga bigyan meron mga diaphragm pa yung bilog-bilog din sa pan. Hindi po advisable na yun. Hindi po advisable. Hindi po yung ginagamit sa mga industrial setting po yun. Ito po ang mas ideal. Ito po. Ha? Ito po yun. Ngayon, may mga nagtatanong po. Bakit daw kanya yung iba? Ay puti ang mga sa labas. Kaligtad po. Ito kasi pag blue ang nasa labas, baka magkamali din po ako, no? Pag blue ang sa kwan, ayaw mo mahawakan. Pagka blue. Pag puti, ayaw mo mahawa. So sabi ko nga nung recent tanong na yun, ito ikaw ko parang sa kwan lang, sa pagkatag lang nila, para ma-identify ka na ikaw ay
identified na as holy plastic. Pero ito po ang idea na kanyang suot ng mask po. Sabi nila, kaya tignan po nila. Pangalawa, ulitin ko po ha. Pag nakakahawang sakit, obligado kayong magsuot ng mask. Ito po. Pangalawa, kapag nagkukampo yung mga ganong pagkakataon, mag-self-quarantine na po kayo. Di po ba lagi binabanggit, mapatili, anumang gadget ang gamit nyo, di po lagi nilang, kung wala rin lang ngayong gagawin, mag-stay na lang po kayo sa bahay. Mas safe pa kayo. Ha? Mag-self-quarantine na po kayo. Mag-self-quarantine po kayo. Ano po? Pero, hindi maraming ko po ay yung salitang isolation sa kaparating maya-maya po. Pangatlo, nag-mask na kayo, nag-self-quarantine na kayo. Pangatlo, ikaw po yung social distancing po. Kung tatlong ito po ay sinusunod lamang kahit sa Metro Manila o NCR at sa matataas ng kaso, walang dahilan para tumaas po ang kaso. Kaya lang, kultura na ng mga Pilipino ang pagtigas ng ulo. Pero kahit anong tigas ng ulo, masintabi po ako, may mga bisaya po dito. Pero po, dito po sa pagpupulong natin. Wala. Kasi isa na po ha, kasi ba ng special mention ko kayo sa akin. Sa Cebu, kasabihan po ang bisaya na matigas ang ulo. Kasi po, ito po yan. Kung nakuha niya ng mga, ano nga yan? Siguro po yung mga July, August. Bigang bumulusok po ang kaso ng COVID sa Cebu. So, ito yung pagkakataon din ang punta doon si Mato, yung po sa Manandiyanar. Na kung saan nila, ang na-plan nila yung military yung po, strategy. Lumambot yung ulo ng ating kasi po. Kasi paano hindi mo lalambot, iniikot yung anong tawag mo sa yung parang military.